ano eh, magtanggal-tanggal pa. Siya yung isa na yung tinanggal niya. Pagdating sa kabila, isino. After 1 kilometer ulit na lakad, may ilog na naman. Sabi niya, hindi ko yata tayo nung matanda. Sabi, isang ilog lang. Pero, tinanggal niya pa rin yung kumbat. Ganun ulit, gawin ulit. Suot ulit, pagdating sa kabila. Lakad na naman. After ilang distance na naman, ilog na naman. Sabi yun, niluloko talaga tayo. Sabi, isa lang. O tanggal na naman ang kumbat. Tawid na naman. Palalim na. Lumalalim na eh. Hanggang sa pang-apat. Kung na nga magtanggal, niluloko tayo eh. Hindi niya na tinanggal hanggang baywang na yung tubig. Hindi na siya nagtanggal ng kumbat. Namadaling sabi, nakarating kami doon sa dulo. 3C na ilog ang tinawid namin. 3C. Nagdating doon, sabi niya, talagang niloko tayo ng matanda. Ang dami palang ilog. Kami tatawa-tawa lang. Eh, hindi niya alam. Tapos yung pang-14, yung pang-14, sumakay na kami ng pump boat. Alam niyo yung pump boat? Sumakay na kami ng pump boat. Kasi hindi na namin kayang lakarin. Malalim na. Tapos may mga buhaya pa. So yun, yung hindi niya alam yung key terrain. Hindi siya nakinig nung nag-briefing. Nung nag-aaral tungkol sa terrain, hindi siya siguro nakinig. Yung palang ilog na yun, isa lang talaga. Pero, kahit bakit maraming bisis kami tumawin, kasi liko-liko. Isang ilog lang. Tapos diretso yung lakad na. So, ang dami talagang tatawirin na ilog. Pero yung ilog, iisa. Diba? So yan, isa yan sa halimbawa niyang pag-aaral ng terrain. Dapat alam. Tulad ng sabi ko kanina, sa mapa pa lang, malalaman mo na yan. Makikita na yan sa mapa eh. Diba? Okay, next. Observation of fields of fire. Anong ibig sabihin ito? Observation of fields of fire. Ito yung pag-aaralan natin kung saan tayo puposisyon ng tropa natin para tayo mag-atake. Saan mo puposisyon yung mga machine gun mo? Saan mo ipuposisyon yung sniper mo? Saan puposisyon o saan magsisimula ng atake yung main effort? Diba? Main effort, yung attacking unit yun, attacking force. Yun yung observation of field of fire. Pag-aaralan yan. Hindi pwede na basta ka nalang a-attacky, hindi mo pinag-aaralan kung saan ka best na pupwisto. Dapat, pag pumwisto ka, doon ka sa advantage position. Ano advantage position? Alam mo yung kalaban, mga kubo-kubo ang ano, ang kampo nila, mga kubo. Pero meron yan mga dipinsa, mga sandbag, meron yan. Ngayon, kung ikaw a-atake, anong posisyon ang pwipistuhan mo? So, hanap ka ng maganda. Saan ka magsisimula ng atake? Saan ka posisyon yung sniper mo? Machine gunner? Saan ka ba? Front? Na nandun yung focus ng kalaban? Or sa likod? Na hindi ka mapapansin? Ganun yun. Ha? Next is cover and concealment. Almost the same. Cover and concealment. Pag mag-a-attack ka, pag mag-kakuha ka ng kalaban, yung cover mo, at yung, actually, cover and concealment is almost the same. Anong pagkakaiba ng dalawa? What is cover? Anong cover? At ano yung concealment? Cover and concealment is the same protection yan. Protection sa atin. Protection. Pero, anong pinagkaiba? Pag sinabing cover, it is a protection from enemy fire.
protection from enemy fire. Pag cover. Pag concealment, protection din yan. Pero protection from enemy observation. Ha? Enemy protection from enemy observation. Yan yung concealment. Tuha. Okay. Obstacles. O, anong mga obstacles ang possible na nandun? Ah, yung batuhan. Ah, yung bangin. Kailangan mong magbagin. Kami, na-experience ko na magbagin. Part ng obstacle na dinaanan namin while conducting operation. Yung kabataan namin. Yun yung mga obstacles. Akit ka dun sa bangin. Gamit mo ay bagin na yung ganito kalalaki. Akit. Iba yun. Parang tarsan. Ha? Bigat-bigat ng dala mo, ako sa akit ka sa bangin. Akit ka sa bangin na puro at tutulis ng bato. Yun yung obstacle sa tinatawag. So, sa pag-aaral, paano? Dadaan ka ba dyan o iiwas ka dyan? Then, avenue of approach. Avenue of approach, saan? The same, almost the same doon sa observation of pills on fire. Saan ka papasok? Yung approach mo sa kalaban. Pag na-pin down yung kalaban, di ba ang magiging command is search? Paano mo si search? Saan ka magka? Saan ka magkagaling? Saan ka dadaan? Saan ka mag-approach? Pinag-aaralan, no? Step number 4 is the start initial movement. So ito ay gagawin ng isang leader na pwedeng may paunahin siyang, halimbawa yung kanyang isang tropa, is mauna na doon, mag-assemble na siya, pupunta na siya sa area kung saan magsisimula yung operations, pwede na sila doon maglagay ng initial kung temporary command post. Doon na maghihintay. Kasi doon sila magjajam. Halimbawa, yung tropa galing dito sa ating kampo. Yung operations is doon naman sa malayong lugar na nasasakupan pa rin ng kampo na natin. Masyadong mahirap kung dito pa magja-jump off. Conduct ng operation. So, ang gagawin is pwedeng magpadala ng isang grupo na mawawala na doon, magtayo na doon ng temporary command post. Doon na. Isisecure na nila yung area. Yun ang isa sa mga initial movement. So, yung instruction, manggagaling yan doon sa nakatataas. So, yung warning order i-issue. No? I-issue na, warning order. So, ganito na gawin nyo, ganito. No. Then, dito, isa sa pag i-insurance nila dito is yung security. Security and yung possible fires ng kalaban. Paano mo i-depensa yung lugar mo kung sakaling may magtangka sa inyo? Okay, next. Reconnaissance. Yung reconnaissance, ginagawa yan para makompleto yung plano, para makompleto yung information. Nagpapadala ng reconnaissance team para mag-conduct or mag-gather ng information about him. Wala siyang ibang purpose kundi mag-gather ng information about him. So mag-send, magpapadala ng isang patrol o isang team para mag-patrol doon sa lugar para mag-gather. Tago-tago lang sila doon. Hindi sila pwedeng makita. So yung mga movement nila is mga limited yan. Magkakandak lang sila doon ng
observation post, tayo nila yung observation post nila. Then nandun lang sila, tinitiliskopyo lang sila. Or maybe iikutan nila doon naman sa kabila, tapos pwede nila bibilangin yung kalaban, ano yung mga activity. Tulad ng mga nabanggit kanina, yung met, yung salute. Yun. Yun ang pag-aaralan doon ng reconnaissance patrol. Kasi kailangan yung information na yon na bago isagawa yung mission, no? Para maging ano, para maging successful. Okay, next. So that is reconnaissance, ano? So yung requirement sa reconnaissance is una dyan, kailangan naka-ready yung plan. Pag naka-ready na yung plan, sunod na yung issue na plan. And select technique. Anong technique ang gagamitin? May kanya-kanyang technique kasi sa mga patrol. Halimbawa, magre-raid siya. Anong technique? Kami noon, may technique kami. Raid. I-raid natin yung isang lugar. May technique na ginagawa. Halimbawa, technique. O sige, dalawang team. Maiwan yung iba. Ito lang, tropa na ito yung assaulting. Mabilisan lang. Raid agad. Sabay, pag wala, pag tagumpay, pag may pindaw ng kalaban, nagkaputukan, pagbagsak ng kalaban, search agad, atros. Balik sa, o yun yung mga technique, may mga technique na ginagawa. Kanya-kanya yan. Kanya-kanyang style. Pero kailangan, ka-specify na yan doon sa plano mo. Then ito yung next is reconnaissance. Ulit-ulit yung reconnaissance, kailangan. Next. So, yung commanding officer must prepare adjust his tentative plan based on the results of reconnaissance. Mag-a-adjust. Depende. Yung plano niya is like this, pero may dumating na result yung tropa na nag-recon dun sa lugar. So, pag kinakailangan niya mag-adjust, a-adjust na yun. I-adjust yan. Hindi pala ganito kaunti o karami ng kalaban. Kailangan pala natin i-adjust sa ganito. So, yun ang isang pwedeng gawin ng commander. He may have to change course of action. So, ano yung course of action? Ito yung gagawin mong action pagka nandun ka sa area ng kalaban. Ano ba? Ano bang gagawin nyo? Raid ka agad? Sabay atras? Or raid ka agad tapos search lahat? Kunin lahat ng mga marirecover? Or what? So yun yung course of action. Anong klaseng atake ang gagawin mo ng kalaban? Kung ang mission mo ay combat operation. Coordination. Kailangan yung coordination. Habang before and while doing your mission, kailangan yung coordination continuous yan. Kailangan mong mag-coordinate sa other agencies, sa mga friendly forces. Sino yung mga unit